Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang siyam na senador na may sariling paninindigan, hindi sila natatakot o nabibili ng suhol ang kanilang prinsipyo at handa nilang hadlangan ang isang gawain ng administrasyong PBBM na nakikita nila na hindi magbubunga ng kabutihan sa taong bayan. Okay. Ang charter change na gustong palawigin ang termino ng mga nakaupo ngayon, yan ang isang major issue ngayon. At umaasa ang administrasyong PBBM na maipapasa. So sa Kamara, naipasa na. Sa ano na lang? Nasa kamay na ng Senado ang pagpasa yung mga proposed changes sa Constitution. Sa ngayon, inuuna pa lang ang economic amendments, but later on, isusunod nila political. Gusto nila parliamentary form of government na ang ating gobyerno para prime minister na lang mangulo. At si Speaker Martin Romualdez ang magiging unang prime minister. So, ito, sa panayam ng DWPM Radio kay Senator Subiri, inamin niya may siyam na senador na nakikita niya hindi boboto, hindi papayag sa charter change. So, ang lima, lantara na sa publiko sinasabi, yung apat, hindi pa niya pinangalanan. Kalang, mayroon akong idea kung sino yung apat na hindi pa niya pinangalanan. Okay, yung lima na lantaran, open, sinasabi nila, ayaw nila ng charter change. Senator Cynthia Villar, one. Senator Amy Marcos, Senator Francis Escudero, Senator Pimentel, and Senator Hontiveros. Lantaran, public pronouncement, sinasabi nila, according to Senator Subiri, na ayaw nitong lima. Eh, para ma-approve yung charter change, kailangan ng 18 senators na boboto ng yes. So, lima na ang lantarang umaayaw. Kailangan na lang nila ng dalawa pa. Kung may pito na nagsabing no, patay na yung ambisyon ng administrasyong ito na mapalawig ang kanilang termino. So, lima na. So, si Senator Subiri lumalabas sa interview na it's a big challenge, sabi niya, but I'm not losing hope, sabi niya. Baka lang, ano na lang yun. Consuelo di bobo na lang yung I'm not losing hope. Kasi lima na ang ayaw eh. So, sino pa yung apat na hindi niya pinangalanan na sa internal caucus na deliberation nila, yung apat na yon ayaw din. Ito yung, sino sa tingin nyo, sino yung apat na ayaw din? Maliban sa lima na binanggit ko na, Villar, Marcos Aimee, Francis Escudero, Pimentel, and Hontiveros, lima. So, tingin ko, yung apat, nandyan na yan sa mga kapartido ni PRRD. Kasi, yung partido ni PRRD, sila yung kumukontra sa charter change, yung maisog rallies na sinasagaw nila, si PRRD ang nangunguna. Kaya, tingin ko, itong mga kaalyadong senador ni PRRD, most likely, they will vote no. So, sino yung apat ang kapartido niya? Senator Robin Padilla, Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo,
and Senator Tolentino. I believe dito sa apat na ito merong mag-vote ng no. Kung hindi man sila lahat, meron pang panglima na nakikita ko na magsabi ring mag-vote ng no. Sino? Si Senator Joel Villanueva. Malala ko nung kalalabas lang yung survey ng Polls Asia na nagsasabi na 88% ng mga respondents nagsasabi they do not want charter change now and in the future. So anong sabi ni Senator Joel Villanueva? Sabi niya, yung charter change, yung People's Initiative is peke. Ayaw ng tao. Ano pa yung pagka may term siya na English eh. Unauthentic. Yeah. Hindi totoo na People's Initiative. Kasi naka-generate na sila ng millions of votes na eh. May submit na sa COMELEC kung hindi sana na-booking yung deception, yung pinapapirmang mga tao na may promise na ayuda o na-booking yun. Eh, ano na? Uusad na sana yung plebisito ba yun? Ano? Kailang na-booking sila eh. Oh, so, sabi ni Senator Villanueva, most likely, ano na, I will consider yung 88% na mga Pilipino ayaw, eh, most likely, I will vote no. Oh, so, sigurado, wala na, hindi talaga papasa ang charter change ngayon sa Senado with these developments. Kaya, si Senator Subiri, katingin ko sa kanya, eh, gusto. Kasi, pressure siya ng Malacanang. Gusto. Kasi nung una, lumutang yung balita, napapalitan siya. Kasi hindi niya kayang maipasa yung charter change sa Senado. Kaya lang, marunong naman tong si Subiri, nagpapirma kaagad ng manifesto, eh, 14 senators ang nagsabi na they support the leadership of Senate President Subiri. Kaya walang nangyari yung move ng Malacanang na tanggalin siya. Dahil it needs, ilan ba yun, 13 senators na magsabi na patalsikin si Subiri. Eh, may 14 na gusto sa kanya. Di wala, hindi nila matanggal. Kaya lang, kung he have his, kung matupad yung gusto niya, Subiri, gusto niyang ipasa yung charter change dahil parang nakapromise na siya kay PBBM. Kaya lang ngayon, namurong problema siya na may siyam na senador na ayaw. So, goodbye. Goodbye yung ambisyon na may mag-prime minister yan na walang kaamor-amor sa taong bayan na yung ratings niya sa mga surveys, yung presidential surveys, hindi siya makakuha ng 1%. Palaging 0% ang kanyang rating. Wala talagang ano, wala talaga siyang pag-asa manalo sa isang eleksyon. Anyway, sabi ni Senator Subiri, sa 2025 daw, magiging election issue na yung charter change. So, most likely, sabi niya, ang Marcos administration ang ikakampanya, susuporta ng mga kandidato, yung 12 senators na yun, poros pro charter change. Kasi kung lahat na susuportahan ng PBBM admin sa 2025 election, manalo, pro charter change, so 12 senators na sila. O, kailangan na lang nila ng 4 na senador galing sa mga ibang mananalo para uusad ang charter change. But imposible na mapanalo nila lahat yung maging 12-0. Mahirapan sila. Maswerte na sila kung makakuha sila ng
8 or 10. Malalakas din ang kandidato ni yung kampo ni PRRD. Kung makita nyo yung mga pumapasok sa Magic 12, tingin ko mga 6 lang doon ang siguradong kakampi ng administrasyong Marcos Villa. So, salamat sa mga matatapang na senador. Kayo po ang pag-asa ng bayan para hindi po, hindi naman problema ang konstitusyon natin. Ang problema yung namumuno. So, sabi nga ni Senator Villar, ang kailangan is improve yung doing business. Yung ease of doing business, yun ang asikasuhin. Yung red tape, dapat walain. Dapat mabilis ang proseso ng mga permits, ang mga pangangailangan ng mga private foreign investors para mahikayat sila. Ano? So, easy of doing business and corruption, bawasan, alisin hanggat maaari ang corruption para maraming mamuna. No? Dagdag mo pa yan yung mahal na singil ng kuryente, o kaya pawala-wala ang kuryente, napakabagal nga internet speed, ang daming mga factors na humahad lang sa mga foreign investors. Yun ang unahin, hindi yung konstitusyon na yan.